Hello. Ayan. Tayo po muna tayong lahat bago tayo magsimula. And let's start our lesson for this morning in a word of prayer. Let's pray. Lord, maraming salamat po ulit sa araw na ito na inyong ipinagkaloob sa amin. We are so grateful for this opportunity and regardless po sa aming mga members na naririto or nasa kanilang mga bahay, sa aming viewers, we are praying that this lesson might be a blessing for us so that we could be able to use the principles in our everyday life. Lord, we understand that without you, we are nothing. So at this time, we are asking for your guidance, for your wisdom, knowledge, and understanding so that we could emulate the lessons that we will be studying this morning. Guide us, all of these things we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po. Kayo makakaupo na. Kamusta po kayo? Kaninang kagabi, alam mo, pagod na pagod ako eh. Sabi ko, Saturday, makakapagpahinga ako. Kaso, hindi. Kaya, sabi ko, ano kayong susuotin ko ngayong linggo? Oo. I was talking with some of my students yesterday at ibang mga kaibigan ko at sabi ko, bakit kaya araw-araw itong mga estudyante ko? And some of my friends are always crying, rating umiiyak. Kaya sabi ko sa kanila, manood kayo ng live feed namin sa Sunday kasi ako mag-speak. Amen. Kaya nag-pure black ako para makita nila kasi parang namatayan sila araw-araw. Oo. But you know, these are trying times, hindi lamang ho sa changes na ating kinakaharap. Pero there are certain people who are experiencing, dahil siguro matagal na silang nakakulong at nakulob sa bahay, nararamdaman nila parang lumiliit yung mundo nila, nalulungkot sila, and minsan, hindi ko naman ginusto, pero parang magnet ako sa mga taong desperado sa buhay. Oo. Kaya for the past few months, I've been getting, hindi ko sasabihin customers or clients or what, pero there are these certain people na magme-message na lang sa akin, and I would just stay there, listen about sa mga problema nila sa buhay, and I am so grateful sa Panginoon kasi as of the moment po, meron na akong dalawang Bible study na kinokondak and usually everyday po yan bago matulog. So one group is my friends na dati kalaro ko lang pero ngayon may mga kino-coach na rin po ako. And the other group na na-form lang kahapon is my group sa Quezon City sa aking mga estudyante. Kaya kung hopefully nanunood sila, magbago na kayo. Bago na kayo. Okay, so our lesson po for today, we'll still talk about Joseph. Mm-hmm. No? Do you remember our lesson last time about Joseph? Oo, di ba? During the pastor's birthday, meron ho tayong pinag-usapan na inihambing natin ang mga sitwasyon ni Joseph nung siya ay nag-iisa. Ano ba yung ginawa niya doon sa mga moments na kung saan siya ay walang choice kundi sumunod at sumabay at tanggapin kung ano man yung mga sitwasyon na nasa sa kanya. Okay? We have seen na sa part pala ni Joseph, alam mo, may dalawang tanong ako eh. Sa buhay ni Joseph, ano kaya yung ginagawa niya at kung ano kaya ang nararamdaman niya sa mga panahon na siya ay nag-iisa. Nung siya ay tinapon sa balon, makikita niyo ho doon walang account sa perspektibo ni Joseph. Nag-uusap ang mga kapatid niya kung ano ang gagawin sa kanya, and yet nung tinapon si Joseph doon, wala kang mababasa. After noon, ano yung ginawa? Pinagbili siya. At habang nagta-travel papunta sa Egypt, again, wala kang mababasa sa story ni Joseph kahit sa opinion niya o sa nararamdaman niya habang siya ay alipin at ipagbibili. Tama ho ba? Tama. Makikita mo rin
na katulad nga nung example na ating nabasa, na si Joseph, after niyang maglingkod ng maayos sa kanyang master, doon sa bahay ni Potipar, dumarating at dumating din sa kanyang sitwasyon na kahit maayos ang pamamalakad niya, ginawan siya ng masama. Tama. Tama ho ba? Pinagbintangan siya. Nung pinahuli siya, may nakita ka bang nagreklamo siya? Wala rin. Wala na naman. Now, habang nandun siya sa preso at nandoon siya nag-iisa, merong dalawa, yung baker at saka yung cupbearer. Alam ho natin yung story niyan. Ininterpret niya yung dreams, yung isa namatay, yung cupbearer na balik sa posisyon. And mababasa natin doon sa end ng isang chapter na nakalimutan si Joseph. Kaya nung dumating sa next chapter, after 2 years, tsaka pa lang siya naalala. Pero anong nangyari sa kanya nung 2 years? So yan ho, bakit kaya wala? Bakit kaya wala? Pangalawang tanong ko, bakit kaya nung siya ay nalagay na at nabigyan lang ng isang pagkakataon, isa lang ho, only one chance, automatic pagka-interpret niya nung dreams, lahat ng nawala sa kanya. Balik. Tama? Yeah. More than what he is expecting, biglang naibigay. Pero wala ho tayong nakita na nung naibigay sa kanya yung posisyon, nalito siya kung ano yung gagawin. Mm-hmm. Wala kang mababasa doon na sinabi niya, sandali lang, hindi pa ako prepared. Sandali lang, aaralin ko muna. Actually, ibinigay, inappoint siya ni Potipar, o ikaw yung bahala dyan. Automatic, nandun siya at nag-manage siya. And imaginein mo, no? After niya pagkalagay sa posisyon, makikita mo doon yung 7 years of prosperity, 7 years of famine, pero sandali, tinitignan ko yung credentials ni Joseph. Unang-una, hindi siya qualified. Mm-hmm. Good, good. Mm-hmm. Alam niyo ho ba kung bakit? Hindi pa naman siya nakapag-handle ng ganun kalaki. Tama? Mm-hmm. At sabi ko, hindi ba enough yung 2 years para matenga at mangalawang yung utak niya? Kaya nga, nag-demo ako last Wednesday, inobserbahan ng principal. I was teaching my grade 6 students. Ang topic namin, common noun at proper noun lang. Ano ang common noun? Boy, church, teacher, yan lang. Ano yung proper noun? Sir Cyrus Solomon, Manila, Jollibee. Yun lang yung pina-activity ko na supposed to be grade 3 pa lamang ang estudyante, dapat master na nila. Grade 6 na yung mga bata, nauutal-utal pa. Bakit? Dahil sa tagal ng hindi nag-aral, March, April, May, June, July, kalahating taon lang, makikita mo nag-deteriorate yung intelligence. Pero, hindi ganun ang nangyari kay Joseph. Tingnan ho natin yung ating lesson for this morning pala. Amen. Pinapakita ko lang ho para maintindihan nyo kung ano yung kahalagahan ng pag-aaralan natin. We are going to talk about emotions. Kasi it seems like most people nowadays are becoming so emotional. Mm-hmm. Hindi lamang sila nagkaroon ng excuse na maging emotional kasi sa pandemic, okay, nagkakaroon pa tayo ng maraming distractions. Katulad mga kadramahan sa Facebook. Tama? Kadramahan ng mga taong nakapalibot sa atin. Tapos mahilig ka pang manood ng mga soap opera na pagka nanood ka ng movie, ikaw iyak-iyak ka rin. Diba? Those are our distractions na hindi natin nare-realize, nagkakaroon ho ng influence sa ating pagkatao at sa ating prinsipyo. Meron akong naalala, eto, tinuro sa akin to ng coach ko eh, do not make any promises when you are happy and decisions when you are upset. Madali lang ho ang ibig sabihin yan. Pagka ikaw daw masaya,
huwag kang pangako ng pangako. Kasi sa I assure you. Oo, yung mga excited na excited, ano? Dahil they were able to get their opportunities. I remember some people in the past na, Pastor, sinagot ng Panginoon ang prayer. Makakapunta na ako sa ibang bansa, huwag kang maglala. Pagka nakapunta ako doon, nakapagtrabaho ako doon, lahat ng upuan sa simbahan ipapa-form ko. Oo, may mga ganyan ho. Na meron naman, pagka sila ay na-inspired, Pastor, tuwang-tuwa ako sa mensahe mo. Promise, pagbubutihin ko na. Tapos magugulat ka. Oo, next week, ganun na naman siya. Kasi, hindi natin nare-realize, kahit pala positibo, pagka sumosobra, hindi maganda. Dahil, instead na tayo ay nagiging purpose-driven, ginagamitan natin ng coconut, ginagamitan natin ng puso, pinag-iipunan natin sa pamamagitan ng pagdadasal, hindi natin nare-realize ang nagiging basihan natin ay ang ating emosyon. And the same goes when you are upset. Mm-mm. Kaya nga, pagka sa aking mga kaibigan na ganyan, kahapon, grabe, dalawang oras, di ba man ako nagsasalita, iyakan na yung mga bata. Sabi ko, bakit kayo umiiyak? Tapos, wala lang, sir. Tapos, sige, ako magsasalita. Grabe, kaya na late ako. Sabi ni Ninang Josie sa akin kagabi, late ka na naman. Sabi ko, dami kong kliyente. Pero, sinasabi ko sa aking mga estudyante, hindi ka pwedeng magsalita ng isang bagay pagka ikaw ay upset, pagka ikaw ay galit. Kasi alam mo, pwede bang pakiklik ang next? Pagka tayo ay nagkakaroon ng emotional outburst, ang nagiging resulta ho nito ay mga maling desisyon. Good. Mga maling desisyon. Ay, yung nakakatakot dito, no, pagkagalit na galit ka. Alam nyo, I had these moments when I was a bit younger. Na sa sobrang galit ko, oo, may nabubulyawan ako. May napagsasabihan ako ng wala sa lugar. And eventually, ang naging kalaban ko ay ang aking emosyon. Siguro, yung iba sa atin, pagka nagagalit, nagugulat ka na lang, nakakapagmura ka pa pala. Diba? Minsan, hindi natin nare-realize na habang tayo pala ay dada, pero ang pumupush sa atin ay ang ating emosyon, nakakasakit na pala. Ang malungkot ho dito, hindi lang tayo nakakasakit, hindi na rin tayo nagpapakita ng maayos na example sa iba. At ano ang last doon? Regrets. At alam mo, pag ang isang tao may regrets, oh, cargo de consensya mo yan forever. Gagawa at gagawa ka talaga ng pagkakataon para mag-apologize. Alam nyo ho, during my younger years, merong lugar dyan, kaya I stayed in Anda for some time. Mayabang kasi ako noon, totoo. Sobrang yabang ko talaga. Pero, when I learned this principle at binigyan ako ng sakit ng Panginoon, alam mo, lahat ng nasaktan ko doon, sa lugar na yon, inisa-isa ko nagpa-apologize ho ako kahit dito. Diba? Hindi lang naman, siguro kung magkakaroon ng pastor son, Sunday. Oo, may tatayo din dito. Alam mo, yung si Sir Sai. Oo, dati yung bunganga niyan. Mayabang talaga yan. Ganun talaga. Bakit? Kasi lahat tayo ho ay dumadating sa panahon na hindi natin kayang kontrolin ang ating emosyon. Nagiging immature tayo. Kahit nga, ikaw ay tumanda na, magugulat ka na lang, meron talagang isang bagay na magkokos, na magkakamali ka at magugulat ka na lang, hindi ka pa pala mature. Marami ka pa palang dapat matutuhan. At habang tayo ho ay lumalago, habang tayo ay umuunlad,
tumataas ho ang ating posisyon. Nagkakaroon tayo ng estado sa buhay na may mga taong tumitingin at sumusunod sa atin. Amen. At yun ho ang nakakatakot. Alam mo kung bakit? Dahil nung nandun ka pa lang, pagka nagkamali ka, okay lang. Mm-mm. Bakit? Tama. Because you have room for change. Tama. Pero kung ikaw ay darating na sa punto na ikaw ay tumatayo na rito, in my case, ako ay guru na. Mm-mm. Tapos meron na akong mga ginagawang ganito, ganyan, may mga taong nakikinig sa akin, tapos nagkamali ako bigla. Ano kaya ang iisipin ng mga taong sumusunod sa akin? Tama, tama. Diba? At alam mo, si Joseph, ito ang kanyang sitwasyon. Sige, paklik. Meron hong idiomatic expression sa English na walking on eggshells. Mm-hmm. Oo. Nakita mo, no? Dahan-dahan siya. Ang ibig sabihin ng walking on eggshells, tayo daw ay nagiging careful. Mm-hmm. Nagiging aware ho tayo sa ating pagsasalita, sa ating mga ginagawa. Good, kasi, good. Pagka may wrong move tayo, pwede kang maka-offend. Right. Pwede Amen. Kang maka-discourage. Amen. Pwedeng ang buhay mo ang maging stumbling block. Alam mo kung right. bakit nakakatakot maging Kristiyanong tunay? Hindi ho yung fake, ha? Kasi marami Kristiyano lang sa bibig. Pero sa buhay, wala naman. Alam mo kung bakit mahirap? Kasi pagka ikaw nagkamali, hindi lang ang buhay mo ang sisirain mo. Right. Amen. Kaya alam mo, yan ang isang bagay na parati kong pinagdarasal. Alam mo kung bakit nakakatakot? Kasi ang dami ko nang tinuruan. Ang dami nang tumitingin sa aking ehemplo. At katulad ho ng nangyari kay Joseph, na napakataas ng posisyon niya at sa lugar na yon, tatandaan mo, siya lang ang Kristiyano. Tama? Siya lang ho ang Kristiyano. We can relate this picture sa buhay niya. Kanina ho, nabanggit yung posisyon. Politically speaking, kahit naman si Joseph, may ganun. Kaya alam mo, when I was a bit younger, eto, just a note sa inyo. Sinabi sa akin ng professor ko, once you become a teacher or regardless kahit magpastor ka pa, there are only two things na dapat huwag kang papasira. Number one, babae. Mm. Number two, pera. Mm-mm. Dahil pagka dyan ka nasira, napakahirap buuin ng rapport ng iyong pagiging leader. Hindi lang ho yun sa mga lalaki. Dahil lahat ho tayo ay Kristiyano. Sino dito yung may mga kamag-anak na wala pa sa Panginoon? Marami. Then that means you have a bigger responsibility. Dahil hindi lang pera ang hinahawakan mo. Hindi lang dignidad. Pati ang kaluluwa ng mga yan, sa iyong kamay, pinagkatiwala. Right, right. Amen. And what is more hurting? Loved ones na pupunta sa impyerno dahil wala kang example na mabuti. Right. Kaya alam ho ninyo, dyan yung makikita ng pagiging Kristiyano ay hindi joke. Mm-hmm. Siguro sa aming pamilya, ako yung mahilig mang joke. Oo. Up till now, ang dami ko pa rin napapaiyak na estudyante ko kasi mapang-asar ako. Oo. Pero alam mo, pagka sa tama at saka sa mali, ganyan ako eh. Kaya kahapon, nagko-consult, may anim na estudyante. Unang tanong ba naman sa akin, sir, di ba pagka bakla, pwede pang pumunta sa heaven? Kasi lahat naman tayo ay create ng Panginoon. And that came from 11-year-old. Unfortunately, sexually harassed siya ng sarili niyang pamilya. There are these things
na pagka hindi tayo naging maingat, sisirain mo ang buhay ng isang tao. Tapos yung isa, suicidal. Yung isa, ang dami ng experience na buti na lang, sabi ko, buti na lang, hindi ka pa natuluyan. Ibig sabihin, may plano si God sa buhay mo. People's emotions can be this fragile. Mm-hmm. Isa naman nagtanong sa akin, Sir, sabi nung leader, na nakalimutan ko yung term kasi Muslim siya. Sabi nung leader namin, yung leader daw ng Muslim, siya lang ang nagturo kay Jesus. Oh. Paano mo nasabi na ang religion mo ay totoo ngayon? Ganyan yung sabi sa akin. Sabi ko, kung makikipagdebate ako, iiyak siya. Hindi ko siya mawiwin, sabi ko. Oo. Pero buti na lang ho, kahit mga Muslim siya, pagka sinabi kong Bible study, lahat, pati mga magulang nila, pinapayagan sila. Alam mo kung bakit? Dahil kailangan rapport ang pinangangalagaan. Hindi ho yung ating kagandahan at kapugian. Hindi ho yung ating postura sa labas. Hindi yan. Ang testimony natin. Dahil kung meron lang tayong isang buhay, definitely meron lang tayong isang testimony. Yan lang ay kung ito ay mabuti o hindi maganda. Next. No. Nung isang araw. Oh, gustong-gusto ko itong picture na ito eh. Nakasubo ka na bang magpahula? Oo. Huwag ka nang magmaang-maangan. Oo. Eh, ako nga, hindi lang nga ako nagpahula. Nagpa-albularyo pa ako eh. Diba? Pero tinanong ko yung mga estudyante dito, yung mga grade 7 to 10. Kasi we were studying about mythology, folklore. O, mga mythological creatures. Kasama dun yung ano, yung mga engkanto, aswang, yung mga ganyan. So sabi ko sa aking mga estudyante, kasi doon sa topic na diwata, kinoconsider pala na diwata ang mga tao na may alagang engkanto. Di ba uso yan dati dito, no? Yung binibigyan sila ng power ng mga kaibigan nilang engkanto. Sabi ko sa kanila, kung ikaw ay mabibigyan ng power, ano ang pipiliin mo? Oo, meron sabi doon. Sir, gusto ko yung nakakapunta sa iba't ibang lugar. Yan. Yung iba, karamihan, sir, gusto kong matalino para makapasa sa exam. Sabi ko, mga bobo ba itong mga to? Oo. Katalinuhan, alam niyo, sabi ko sa kanila, effort lang yan, aral lang yan ng mabuti. Pero, nung ako, sabi ko nga, sagutan ko nga rin, ano kaya ang power na gusto ko at bakit? Alam mo, isang nakita ko, na-realize ko, gusto ko pala magkaroon ng power na kaya kong i-predict ang darating. Kahit wala pa, alam ko na. No? Para pagka tumaya ka ng loto, oo, inaano pa lang. Oo, idro-draw pa lang. Ay, eto yung itataya ko. Muntik na akong napataya niyan noon. Oo, kasi hindi naman natuloy. Muntik lang. Ganun ako kadesperado noon. Oo. Sabi ko, at the same time, hindi ba napakaganda, no? Na ngayon pa lang, nagiging aware na ho tayo kung ano ang mangyayari sa ating kinabukasan para na paghahandaan natin. Amen. No? Alam mo ako, parati kong ini-imagine yan pagka nagdadasal ako, ano kayang itsura ng magiging asawa ko? Kaso pagka nag-imagine ako, wala akong makita. Ay naku, forever alone to. Oo, forever to. Pero, alam mo, there are these people na kung saan they are so conscious of their future. I think po, lahat tayo ay kasama dito. Na gusto natin magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang nagiging problema natin, hindi natin ito napapaghandaan just because hindi natin alam kung ano yung darating. Tama? Tama? Who would have thought na dati, ako lang parating nakaupo dun sa likod. Tapos pagka nag-prepitch yung tatay ko, huwag niyong gagayahin yan. Oh, tapos ngayon ako nang nagtuturo dito. Di ba? Who would have thought na may mga ganitong eksena
na darating pala ang isang future na we will be entrusted with so much. Paano pagka hindi tayo handa? Sabi niya ho dito, the best way to predict the future is to create it. Alam mo, hindi ko yan magets nung una. Pero may babasahin ho tayo. Next slide, please. Genesis 37:1-8. Ito ho ang lesson natin. Sige, story to ni Joseph. Alam mo, ito ang nag-iisang sitwasyon kung papaano nagsimula ang buhay niya. Pero si Joseph, napaka-sensitive. Alam mo, hindi niya kailangang pakitaan ng isa, ng dalawa, ng tatlo o apat na beses. Isa lang, alam mo, alam niya na kung anong mangyayari sa kanyang future. And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger, in the land of Canaan. These are the generations of Jacob. Joseph, 17 years. Oo, no? Ang bata niya pa. Sino dito yung mga 17 years old? 17. No, wag na kayong magmaang-maangan. Nasa simbahan tayo, nagsisinungaling pa kayo. Oh, di ba? Oo, makita, tingnan niyo ho yung mga young people natin dito. No? Yung height, pangkinder. Pero matatanda na yung mga yan. Okay? Mabibilang mo lang talaga dito yung nasa 17 years old. Tama? Mm-mm. Alam mo, dun sa probinsya na pinanggalingan ko, yung mga 17 years old na yan, laro-laro pa. Laro-laro pa yung nasa utak. Para pa rin mga bata. Pero dito, being 17 years old, was feeding the flock with his brethren. And the lad was with the sons of Bilha and with the sons of Zilpha, his father's wives. And Joseph brought unto his father their evil report. Diyan pa lang makikita mo na si Joseph may prinsipyo na. Good. Nakita niyang may mali, hindi siya natatakot magsalita. Nakikita niyang may problema, alam niya kung saan niya ilulugar ang kanyang sarili. Next. Now, Israel loved Joseph more than all his children because he was the son of his old age. Alam ho natin yan. Next. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. Imaginin mo, no? Ganun yung trato sa kanya na kahit gusto niyang makipag-usap, naaasar silang lahat sa kanya kasi kinaiinggitan siya. And Joseph dreamed a dream. Alam mo, ito yan. At the age of 17, at a very young age, automatic na realize ni Joseph kung anong plano ng Diyos sa buhay niya. Wow. Amen. He told it his brethren, and they hated him yet the more. 6. And he said unto them, hear, I pray you, this dream which I have dreamed. 7. For behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheaf arose and also stood upright. And behold, your sheaves stood around about and made obeisance to my sheaf. Last, and his brethren said to him, shalt thou indeed reign over us? Or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams and for his words. Alam mo, yan lang ang nag-trigger. Diyan lang sa parte na yan, makikita mo, nagsalita si Joseph. Tama. Di ba? After niyan, wala na. Tumanda na lang siya, even sa kanyang pagmamanage. Sa Egypt, wala ka na talagang makikita na sinabi niya na pang-personal. Alam mo kung bakit mahalaga to? It's because you should understand that once you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, oras na ikaw ay lumalago, magkakaroon ka ng pagkakataon na ito at masasabi mo, ito ang gusto ng Diyos para sa buhay ko. Good.
Tama? Kaya nga, alam mo, hindi naman sa chismoso ako, pero alam ko halos lahat ng buhay ng mga miyembro rito. Natutuwa ho akong isipin na kahit ang dami ng dumating sa buhay mo na pagsubok, andito ka pa rin. Tama? Kahit gaano kabigat, kahit gaano kaimposible, kahit nadadapa ka pa, gumagapang ka pa, and yet, nandito ka pa rin sa ministry ng Panginoon. Alam mo kung bakit? It's because naiintindihan mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen. This is a message para ho sa mga tao na medyo nalilito pa. Sa mga tao na kung saan minsan natatakot tayo, it's because ano kayang mangyayari sa akin after 5 years? After 10 years, after 15 years, yan ang nagiging insecurity natin. Kaya alam mo sa mga tao na ang paglilingkod nila o ang relasyon nila sa Panginoon, eh parang ano, yung sumusunod lang sa agos ng buhay, it's because wala sila nito. Next, pwede ho ba? Ano yung next na verse? Luke 14, 27 to 33. Sige. And whosoever that not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Cross talks about our own struggles in life. Right. Mga struggle na nararanasan natin dahil gusto nating maglingkod sa Panginoon. Mm-hmm. Whether you like it or not. Kaya nga, ganyan ang paglilingkod sa Panginoon. Bakit kailangan natin araw-araw nagdarasal, araw-araw nagre-reflect sa salita ng Panginoon? Dahil baka hindi mo mamalayan sa kakabuhat mo ng burden na yan, hindi ka naging handa, bigla kang napitpit, hindi ka na nakatayo. Mm-hmm. Next verse. For which of you, tingnan nyo to ah, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he has sufficient to finish it. Ganun pala, no? Pagka ikaw ay nagplaplano sa isang bagay at sa sitwasyon na ito, pagtatayo daw ng tore, di ba? Gagawa ka pala ng isang bagay na malaki, bakit hindi mo muna upuan? Pangalawa, habang uupuan mo siya, hindi ka lang mag-iisip, magmamat ka rin. Di ba? Magko-compute ka. Sapat ba yung pera na meron ako? Yung mga resources ko? Yung mga taong gagawa? Yung oras na gugugulin? Yung panahon kung saan ito sisimulan? Lahat pala yun kasama next. Right. Lest haply, after he had laid the foundation, tapos, hindi niya natapos, lahat ng mga taong nasa paligid niya, yan! Tingnan mo ang napala niya. Nagsimula siya ng isang bagay, hindi niya rin pala kayang tapusin. Ang tagal mo nang naglingkod, isang ganyan lang, babagsak ka. O asan na yung pagbabible-bible mo? Di ba? Kung sa tingin mo mahirap ang merong nangungutya sa iyo at nagkikritik sa iyo habang ikaw ay naglilingkod, maghintay ka pagka ikaw ay bumagsak. Pagpipiestahan ka nila. Dahil hindi ka naging handa at hindi mo nakita na sa paglilingkod pala, hindi ka lang pala dapat nakatunganga. Hindi ka lang din pala dapat stagnant. Hindi lang din pala enough na nabuild mo yung foundation. Kailangan tuloy kang nagtatayo. Dahil habang tumatagal, ang mga pagsubok na darating ay mas mabigat. Right. Habang tumatagal at ang buhay mo ay nagiging kagamit-gamit, mas lalong maraming bagay ang pwedeng maging sanhi at pwedeng gawin, gamitin ng kalaban para tayo ay matalo. Yeah. At para tayo ay magupo. 30. Saying, this man began to build and was not able to finish. 31.
Sino nga naman daw ang hari na siya pala ay makikipaggera? Sino daw ang hindi muna uupo at kakausapin niya at titingnan niya sandali, ilan ba yung army ko? Ilan ba yung makakalaban namin? Next. Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage and desireth conditions of peace. Di ba? Makikipaglaban ka, nakikita mo na 10,000 lang kayo, kakalabanin nyo 20,000. Di ba? Kesa marami pang mamatay, then you negotiate. Bakit? Kasi maraming buhay ang pwedeng masayang at mawala. 33. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. Alam mo, habang binabasa ko ang verse na to, isa lang ang na-realize ko. Alam mo kung bakit ang taas ng naabot ni Joseph? Kasi binigyan siya ng panahon ng Panginoon para mag-isip, para magplano. Kasi kung tayo ura-urada ho sa ating mga gagawin, dumating man yung pinagdadasal mo na opportunity at hindi ka handa, malulunod ka. Kaya nga, there is this verse, no? God gave the request but sent leanness to their bones. Bakit? Dahil nung dumating ang pagkakataon, hindi pala handa. Nung dumating pala ang responsibilidad, ang posisyon, hindi nakayanan ng kanyang mga prinsipyo. Kaya yun din ang naging sanhi kung bakit siya bumagsak. Next. Na, hindi na yan. Mamaya. Sige. Ang pag-aaralan natin ngayon, advance, mag-isip. Yung iba sa inyo, advance lang mag-isip. In the sense na, oo, pinaplano na nila yung kakainin nila. Pero yung buhay nila, hindi. Kaya pagka nakita mo yung buhay, no, hindi dire-diretso. Gegewang-gewang sa daan. Bakit? Wala kasing plano. At hindi advance mag-isip. Tsaka ako nalang iisipin pagka nandyan na. Oh, kaya pagka nabigyan ng pagkakataon, nga. Okay? Plan. Tingnan natin. Ano ba ang naging plano ni Joseph? Luke 14 verse 28. Luke 14 verse 28. Basahin muna natin yung mga verses, ha? Ay, nabasa na natin yan. Next verse. Proverbs 14 verse 29. Ayan. Ayan. Oo, nanunood na yung mga kasama ko. Manood muna kayo, wag muna kayong maglaro. Mas makakatulong to sa inyo. He that is slow to wrath is of great understanding. Isa sa makikita mong katangian ni Joseph, nagagalit ba siya? May nabasa ka ba? Na sa dami-dami ng ginawa sa kanya, may pagkakataon ba na nakita mo na naging emotional siya? Parang doon na lang sa last part, nung nakita niya yung tatay niya, di ba? Oo, pero during those times, hindi mo siya magiging makikitang maging emotional, hindi mo rin siya makikitang nagalit. But he that is hasty of spirit, exalted folly. Pero alam mo, yung mga high blood, oo, yung mga agad nagagalit daw. May kakilala kayong agad nagagalit? Oo. Sarili Sino? Ko. Sarili ko. Huwag ka nang magturo. Harap ka lang sa salamin. Kaya alam mo, pagka yung mga kaibigan ko, ganyan, sabi ko, no, laro lang, agad nagagalit. Kaya yung linyahan ko dyan, tumataas na naman yung high blood mo. High blood na nga, tumataas pa. Di ba? Next, yung next nga na verse, tingnan mo natin. Proverbs 21:5. The thoughts of the diligent tend only to plenteousness. But of everyone that is hasty, only to one. Kaya kahapon, I was talking to my students. Sabi ko sa kanila, Sir,
Parang ang hirap namang hindi isipin ang mga problema. Hindi mo matatanggal ang mga negative thoughts, pero kaya mo itong palitan. Ngayon, kung tutunganga ka lang at wala kang gagawin, wala ka na talagang ibang maiisip. Kaya ang sabi niya dyan, kung ikaw daw ay diligent na tao, masipag, maagap, consistent, dedicated. Anong sabi niya? Alam mo yung mga iniisip lang niyan? Isip para maging maunlad. Nakita mo kung anong naging nangyari kay Joseph? Pit, prison, palace. Bakit? Kasi mula pa lang, nagsisimula pa lamang siya. Wala na siyang ibang inisip, kundi merong ibinigay ang Panginoon sa akin, doon lang ako magdwedwell. Ano ang gusto ng Diyos sa buhay niya? Wala hong iba kundi maging matagumpay. Walang iba kundi maging successful. Walang iba kundi maging leader na maayos. Kaya alam mo kung ano yung naging pamantayan niya? Hindi mo kailangang pumunta doon sa finish line para malaman. Umpisa pa lang, alam mo na dapat kung ano ang calling mo. Amen. Right. Tama? Dahil pagka naiintindihan mo ang panawagan mo na ang buhay mo ay kailangang maging instrumento ng pagpapala, ng pagbabago sa ibang tao, hinding-hindi ka magwawala sa daanan mo. Right. Amen. Balik ho natin doon. Alam mo kung ano yung letter P sa plan? Gusto mong advance mag-isip. Alam mo, may nabasa ako eh. Lumang kasabihan na siya ng mga Filipinos. Pagka ikaw daw ay gagawa ng desisyon, pag-isipan mo ng 10 beses. Dama? Yung mga matatanda doon. Alam mo kaagad yung mga matatanda, no? Oo, signs of aging. Okay? Sir, anong gagawin pagka natapos ko ng mag-isip or pag-isipan ng 10 beses? Pag-isipan mo ulit. Ponder before you move. Yung ponder ay mas malaling term ng pag-iisip. Kasi, mamaya, mapapag-aralan natin yan. Pero meron dito, alam mo daw yung ibang tao, bakit ayaw nilang mag-isip? Is the hardest work there is. Which is probably the reason why so few engage in it. Kaya na, may mga narinig kayo, yung mga magulang, yan! Hindi mo kasi iniisipan, hindi mo kasi pinag-iisipan. Hindi mo kasi ginagamit ang kokote mo. Oo, masakit mang sabihin, pero ang isang tao na mali-mali yung diskarte, isa lang ang ibig sabihin nun, brand new ang kanyang utak. At kung ikaw, magsasanla ng utak at yan ay brand new, walang bibili niyan. Bakit? Hindi kasi nagagamit. Hindi ginagamit sa pag-iisip. Tingnan mo natin. Ano nga ba yung ponder? Eto ho, punta tayo sa education. Tinuro sa amin ang metacognition. Alam mo ang metacognition, ibig sabihin lang yan, pinag-iisipan mo ang iniisip mo. Pinag-iisipan mo ang iniisip mo. Na-stress ang utak mo, ha? Na-stress ang utak mo. Pinag-iisip. Sabi niya dito, thinking about one's thinking. More precisely, it refers to the process used to plan, monitor, and assess one's understanding and performance. Ganito yan. Tinuro ko yan kahapon sa mga estudyante ko. Sir, papaano namin iisipin ang pinag-iisipan, ang iniisip na namin? For example, sabi ko, anong problema mo? Problema ko po ang relasyon ko sa aking pamilya. Anong iniisip mo about sa problema mo sa iyong pamilya? Sir, yung kasi parati nila akong pinapagalitan, hindi nila ako pinapansin, nakikita lang nila parati yung mga mali ko. Sabi ko, kung ipapasok natin ang metacognition, ganito yan, nakakatulong ba yung mindset na yan? Hindi. Bakit? Kasi parati kang malungkot. So alam mo palang hindi nakakatulong, ba't mo iniisip? Sir, anong iisipin ko? Ano palang iisipin ko? Isipin mo ganito,
paano kaya mabibigyan ko ng tuwa ang aking mga magulang? Magpapa-thank you ako pagka naghanda sila ng pagkain. Nakikita ko silang nagtatrabaho, magiging magilas ako. Ay ba? Magpapakitang gilas din ako. Tapos, sabi ko, yung mag-I love you. Ayan. Yayakapin. Ngayon, pagkaya ng pinag-iisipan mo, ano sa tingin mo ang papasok sa'yo? Ano kaya ang magiging resulta nito pagka nagawa ko? Maganda, hindi? No. Diba? Sir, isang problema ko yung results ng exams, ng mga quizzes. Sabi ko, nag-aaral ka ba? Hindi. Ah, talagang mabubuang ka. Sabi ko, ayaw mo palang ma-stress sa grades. Instead na isipin mo yung magiging resulta, isipin mo ano ang pwede kong gawin para mapataas ko yung resulta. Mag-aral ka. Tama. Magbasa ka. Magtanong ka sa mga teacher. Meron kang responsibilidad. Instead na iniisip mo kung kailan mo siya gagawin at kailan yung deadline, bakit hindi mo isipin kung ano, kung paano mo na siya sisimulan ngayon? Diba? That is the power of metacognition. Pangalawa, ito. Critical thinking. Oh, pagka sinabing critical, parang malapit ng matay, no? Ito malapit ng mabuang. Sabi niya, is the intellectually disciplined process of actively and skillfully conceptualizing, applying and analyzing. Ang critical thinking ho ay pre-application ng mga naisip mo. Paano yung pre-application? Ibig sabihin, bago mo siya gagawin, iisipin mo muna. Ano kaya ang magiging resulta kung iiyak lang ako? Ay, parang pangit yung ending. Ibahin natin. Ano kaya ang magiging resulta kung maghuhugas ako parati ng pinggan? Oh, yung mga magulang. Sabi? Si sister. Ganyan, no? Oo. Ano kaya ang mangyayari pagka nagwawalis ako? Ano kaya ang mangyayari na pagkagising ng nanay ko instead na nakikita niya akong nag-cellphone? Nay, gusto mo bang mag-breakfast sa kusina o breakfast in bed? Oh, natatawa kayo ngayon. Kasi naiisip nyo pa lang, alam mong maganda ang magiging bunga. Tama. Amen. Oo. Diba? Wala ka pang ginagawa sa lagay na yan. Ngayon, sa paglilingkod mo. Ano kayong mangyayari kung kunwari ngayon masakit muna yung tiyan ko? Di muna ako pupunta. Ano kayang mangyayari kung ngayon, okay, gagawin ko muna yung problema ko, yung mga issues ko sa buhay, tsaka na lang ako magdadasal at magbabasa ng Biblia. Imaginin mo, alam mo kaagad na hindi magiging maganda yung feeling, bakit mo pa gagawin? Bakit mo pa iisipin? Hindi yung katulad na, ay linggo na naman, ano kaya yung pwede kong lutuin? Ay, pinapaitan ang lulutuin ko. O, no? Ini-imagine mo palang, nakikita mo na yung mga itsura ng mga miyembro, nakangiti, tapos naglalaway. Hindi ka ba naman mag-i-enjoy? Diba? Wala pa ho tayong ginagawa niyan, pero natutuwa na kayo. That is the power of pondering what you are thinking. Kaya alam mo, sa tingin ko, si Joseph, no? Kahit 2 taon yan na nandun, hindi siya nabobor. Oo. Alam mo kung bakit? Pagkalabas ko doon. At pagka binigay ng Diyos ang pagkakataon sa akin, nako, tatayo ako doon mag-isa lang at lahat ng nanlait sa akin. Makikita nila na hindi nagkulang ang Diyos sa buhay ko. Amen. Amen. Pagkatapos noon, dahil alam ko na ang mangyayari, interpretasyon, ganito ang gagawin ko, ganyan, ganyan. Ano sa tingin mo ang pakiramdam, ang favor ng kanyang leader sa kanya habang siya'y nagtatrabaho? Tama. Ano sa tingin mo ang pakiramdam na kahit ganito ang ginawa sa kanya ng kanyang pamilya, oo, alam mo, nandun pa lang siya, iniisip niya na yung ending. Kaya alam mo, nung dumating una yung mga magulang niya, ay yung mga kapatid niya, automatic may plano na siya eh. Tama. Diba? Tapos, may drama-drama pa at may eksena pa. Siya ang nag-knockaw. Oh, nung pangalawang pagkabalik, no? Oh, dramatic entrance.
Oh. Alam mo kung bakit ganon? Kasi, maliban sa pagpapakitang gilas, pinagplanuhan niya ng husto. Tama. Kaya ang ending niya, expected niya na. Wow. Kaya mulat-mula, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Dahil kung yon ang inalagaan niya, sa tingin niyo, nung dumating yung mga kapatid niya, tutulungan niya? Tingnan ho natin, susunod. Ganda. Ah, ano? What the mind can perceive, reality will conceive. Wow. Pagka ikaw, yung nasa utak mo, pero puro nega, huwag kang magtaka kung yung buhay mo parang nagkakanda malas-malas. Diba? Kaya sabi nga nung mga estudyante ko, sir, parang ikaw yung taong walang problema. Hindi. Lahat ng tao may problema. Nagkaiba lang tayo sa mga kayang i-handle doon sa mga walang plano sa buhay. If you think you can, then maybe you can. If you think you can't, then maybe you can't. Alam mo kung bakit nabuo ang kasabihan na yan? Kasi most of life's battle are won or lost in the mind. Totoo yun. Pagka hindi handa ang iyong pag-iisip sa sitwasyon na mayroon ka, sinasabi ko sa'yo, magkakaroon ka rin ng Titanic stress katulad ni Mama Mary. Gusto mong magkaganon? Oh, nakatayo siya ng ganyan. Sali-salita, biglang. Oh, nag-i-stop dance. Oh, kaya yung TikTok na yan, outdated na yun sa nanay ko. 10 years ago, nagti-TikTok na yan. Oh. Ay, nako. Pero, eto yung nakakatuwa. We have learned from her example na ano, pagka ikaw, puro ka negatibuhan lang ang nasa isip mo, sayo at sa gusto mo mabubuang ka. O, tingnan nyo si Mama Mary. Na-handle niya na, pero hindi siya nabuang. Diba? Bakit? Kasi there came a point in her life that she also realized na pagka ako ay magpapadaig sa mga to, hindi na ako magiging masaya sa ministry. Right. Mas magiging bitter lang ako sa ministry. Pero alam mo, isang bagay na kinatutuwaan ko sa nanay ko, mula noon hanggang ngayon, hindi man siya nanghina sa pagiging madaldal, hindi rin naman natigil ang kanyang pagiging mapagbigay. Bakit? Kasi alam niya kung ano yung plano ng Diyos sa buhay niya. Ikaw! Oh, harap ka sa salamin. Mukha kang nalugi sa sabungan. Alam na. Okay, next. Ay, nako. Kakatuwa kaya to. L. Susunod, learn. Pag-aralan mo kung ano ang magiging resulta ng gagawin mo. Right. Hindi lang yung ano, yung suicide. Hindi lang yung ano, yung ano nga ba yung ano, yung mga nagsisuicide, no? Oh, Psalms 126 verse 5. Inan mo ha. Psalms 126 verse 5. They that sow in tears shall reap also in joy. Na, siya daw na nagtanim ng pag-iiyak ay mag-aani ng kagalakan. Di pa natin yan gaanong mag-gets. Next verse. Inan natin. 2 Corinthians 9:6. But this I say, siya daw na nagtanim ng pakonti-konti ay aani din ng pakonti-konti. Siya naman daw na nagtanim ng bonggang-bongga, mag-aani ng bonggang-bongga din. Next. Ah, yan na. Tingnan natin. Galatians 6:7-8. Be not deceived. Ayun lang. God is not mocked. Tatandaan mo, habang tayo ay nagtatanim sa buhay, wala tayong ibang audience kundi ang Panginoon. Wow. Amen. May nakakakita man o wala, alam ng Diyos kung magkanong binibigay mo. Alam ng Diyos kung ano ang effort na binibigay mo sa paglilingkod. Kaya alam mo, si Joseph, walang wapakels. Walang pakialam na kahit walang nakakakita sa kanya habang siya ay nakaupo lang doon
at nag-aantay, hindi niya iniinda. Alam mo kung bakit? Kasi alam niya kung ano ang magiging consequence ng kanyang pag-aantay sa panahon ng Panginoon. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Alam mo ninyo, sa nagawa at na-accomplish ni Joseph, probably hindi siya qualified sa mata ng maraming tao. Kasi simula nung bata siya, ang opportunities ay na-withhold na sa kanya. Pero makikita mo na nung sa kanyang sitwasyon na siya ay nagmamanage, niminsan hindi siya naging corrupt. At niminsan, hindi siya nag-abuso sa kung ano ang pinagkatiwala sa kanya. So what kung gagawan siya ng masama? So what kung pagbibintangan siya? So what kung gusto siyang patayin ng kanyang sariling mga kapatid? So what kung ipinagbili siya? Bakit? It's not about other people. Each and every one of us are responsible for our own actions. Right. Amen. Kaya alam mo, kung ikaw miserable ka, huwag mong sisihin ang iba. Kung ikaw ay nagkakawindang-windang sa mga choices mo, wala kang ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili mo. Dahil when it comes to planning, it is just between you and God. Period. Right. Verse 8. For he that soweth with his flesh shall of the flesh reap corruption. Alam mo kung bakit ang utak natin ang nagiging basihan sa ating mga plano? Kasi ang utak natin, dalawa lang ang pwedeng may hawak. It's either ang Panginoon lamang, pero pagkayan, tamad at hindi nagagamit, the mind is the evil's or the devil's workshop. Pagkayan, walang ginagawa, kahit sa pag-iisip, pwede ho tayong magkamali. Kaya nga sabi niya dyan, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Last. Meron ba ba? 1 Corinthians 3 verse 7? So then, neither. Ito ho ang inyong tatandaan. Hindi mahalaga kung sino ang magtatanong, kung sino ang magtatanim. Hindi rin mahalaga kung sino ang magdidilig. Dahil sa kahit anong gagawin natin sa buhay, sino ang magbibigay ng bunga? God. Walang iba kundi ang Panginoon. Balik ho tayo sa lesson natin. Bakit kailangan may learning o pinag-aaralan natin ang resulta ng ating mga gagawin? Wisdom consists of the anticipation of consequences. Pagka ikaw nagkamali at nasira ang buhay mo, isa lang ang ibig sabihin nun. May utak ka, pero wala kang talino. Good. Sino ho ang walang utak dito? Mayroon lahat. Lahat mayroon. Tanong, sinong gumagamit ng utak dito? Alam mo raw si Einstein, na pinakamatalinong tao that ever lived, wala man sa 20% ang ginamit niya sa brain niya. Ganyan daw, kalawak ang potensyal ng ating utak, ikukumpara mo yung sarili mo kay Einstein, no? Naku, si Einstein, pinakamatalino na, 20%. Ako siguro mga 0.01% pa lang. Di ba? Pero, alam mo kung bakit nagagamit natin ito at pwede natin ma-maximize ang ating kapasidad na mag-isip? Kasi may mga prinsipyo ho tayong batayan. Amen. Tayo ay nag-aaral ng salita ng mga Panginoon. Wisdom is not just about being intelligent. Wisdom talks about having the ability to make that choice. Kasi yung iba, marami lang naiisip, pero yung choice na pinipili, parating mali. Alam mo kung bakit? Nakulangan ka ng wisdom. Sino ba dito ang tao na gusto na parating na lang mali-mali ang ginagawa niya?
Gusto mo na lang parati kang trial and error. Sabi nga ng tatay ko, no? Nung sa akin, alam mo, may mga pagkakamali na pwede kang makabawi, pero huwag mong hihintayin na magkamali ka na wala ka ng salba. Alam mo kung bakit naging teacher ako? Kasi pagka ang doktor nagkamali, patay. Pagka ang abogado nagkamali, patay. Pagka ang karpintero nagkamali, patay. Pagka ang teacher nagkamali, erase the blackboard lang. Pinag-isipan ko kung bakit naging teacher. Okay? Next. Kayo naman, masyado kayong seryoso. We cannot expect otherwise unless we will do things differently. Right. Alam nyo, kung mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin nagiging mabunga at mainit ang paglilingkod mo, isa lang ang dahilan yan. Kasi hindi ka nagbabago ng diskarte. Kaya, pag-isipan mo na naman. Okay? You will get exactly what you have sown. Pero tatandaan mo, nothing will save one from the consequences of his actions. Right. Hindi ho tayo naniniwala sa malas o swerte. Pero sabi niya dito, gumawa ka ng mabuti, bountifulness will find its way to you. Mas lalong-lalo na kung yan ay ginagawa mo para sa Panginoon. Dubad! Darating at darating ang panahon. Karma is here. Welcome. Oo. Babalik at babalik din yan sa atin. Okay? Next. Philippians 4:11. Hindi na ho natin babasahin yung una kasi nabasa na natin yan. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever I am, therewith to be content. Therewith to be content. Tingnan ho natin. Ano ang A? Adjust at saka adapt. Oh, nung isa, alam mo yung napabuntong hininga. Sabi ko, namimiss ko ng kumain ng Chicken Joy. Kasi dati, sanay tayo sa mga ganitong bagay. Sa mga ganitong luho. Pero dumarating ho ang pagkakataon na may mga pagkakataon na wala ka talaga. Ano ang gagawin mo? You learn to adjust. You learn to adapt. Alam mo, yung mga hayop daw na nakasurvive mula noon hanggang ngayon, it's because they have the ability to adjust. Na kung saan, sabi niya dito, learn to adapt. Things change, circumstances change. Pagka kasi hindi ka marunong mag-adapt, nagiging stubborn ka. Tumitigas ang ulo ho natin. Na kung saan, ito ang gusto ng Panginoon sa atin, Lord, nahihirapan po ako. Lord, nasasaktan po ako. Pero alam mo, gusto mong maging maayos? Gusto mong maging matino? Gusto mong maging maunlad ang buhay mo? It is not about what you want, but God's. Kaya nga, kahapon natatawa ako sa mga estudyante ko. Sabi nila, Sir, paano ma-overcome ang anxiety, ang depression, ang sadness, yung expectations, ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko, sige, ganito ang gagawin nyo. Sir, mahirap po. O sige, class adjourned, bahala na kayo sa buhay nyo. Ay, sir, wag naman. Alam mo, ganyan tayo. Kahit may gusto tayo, tatandaan mo, gusto mong maging maayos ang buhay mo, susundin at susundan mo pa rin ang kalooban ng Diyos para sa buhay mo. Kaya nga sa Proverbs, di ba? There is that way that seemeth right unto man, but the end thereof is ano? Anong version? Is destruction. Bakit? Kasi hindi natin kayang mag-adjust sa kalooban ng Diyos. Adjust yourself and your efforts to what is presented to you so you can respond accordingly. Nakakatuwa yung example ni Joseph, no? Mula sa pagiging favorite, kinasuklaman siya ng kanyang mga kapatid. Pero nakita mo,
yung attitude, parating neutral. Naging slave siya. Napunta siya sa bahay ni Potiphar. Tinempt siya, napunta siya sa kulungan, makikita mo yung attitude is always the same. Bakit? Kasi kaya niyang mag-adjust. Nandun man ako sa itaas, okay lang. My standard is still God's standard. Nandito ako sa pinakaibaba, okay lang. Kahit ginawa nila ako ng masama, ginagawa ko to para sa Panginoon. Ginawa niya pa rin ng maayos. Oh, nung pinatawag siya, inayos siya at hinarap siya dun sa Panginoon, nakita niyo bang nagmayabang? Wala. For how many years, hindi siya nakita ng kanyang mga kapatid. Ang naging parting gift nila sa kanya is kinalimutan na siya bilang kapatid. Nung nagkita-kita sila, naging harsh ba siya? Naging masama ba siya? Yung mga kapatid niya nga lang yung guilty eh. Pero si Joseph, ano? Meron bang ill intentions? Meron bang ill emotions? Hindi. Kung ano ang pagmamahal niya sa mga kapatid niya mulat mula. Nung nagkita sila, ganun pa rin ang pagmamahal niya sa kanila. Kaya, tinulungan niya pa rin sila. Never see change as a threat because it can be an opportunity to learn, to grow, evolve, and become a better person. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa at nakaka-inspire ang buhay ni Joseph. Dahil doon natin makikita na kahit pala gagawan ka ng masama, kailangan maayos ka pa rin. Na kahit ano pa ang devices ng mga taong naiinggit o nagagalit sa'yo, kung ikaw mag-a-adjust ka at mag-a-adapt ka, hindi sa sitwasyon, kundi sa kung ano ang gusto ng Diyos para sa buhay mo. Amen. Amen. Sige, next. Change is the only permanent thing in this world. Change will only come when one learns. Kaya yan yung sabi ko sa mga estudyante ko, hindi nyo na kayang baguhin ang ugali ng mga magulang nyo. Hindi nyo na rin kayang baguhin ang sitwasyon ninyo na hindi maganda. Alam nyo, kung ano lang ang pwede nyong gawin, ayusin ninyo ang relasyon nyo sa Diyos. Yun lang. Kasi ang ating sarili lamang, bagamat nahihirapan tayong kontrolin nito, tatandaan mo lang ang pagkakaroon lamang ng maayos, matibay, at totoong relasyon sa Panginoon ang tutulong sa iyo para makasurvive ka. Good. Genuine change is holistic. It divides perspective, but accords only through salvation and getting to know God more. Naniniwala ho ako na ang pagbabago, natutuwa ako eh. Alam ho ninyo, pagka ako nagkaroon ng kaibigan, hindi ko ho pinipili kung bex o hindi. O kung transgender sila or what. Kaya siguro that's the reason na ang dami kong kinocoach ng mga Becky. At saka mga tomboy. Ayan. Pero, alam mo ako kasi naniniwala ako na hindi ko sila kayang baguhin. Wala akong magic na ganon. Pero ang kaya kong gawin is maliban sa akin na pinapatibay ko ang aking relasyon sa Diyos, ako ang magiging daan para magkaroon din sila ng relasyon sa Panginoon. Dahil ang Diyos lang ang pwedeng magbago sa isang tao. Amen. Kaya nga minsan nagugulat ako. Nakokonsensya ako dito sa aking mga kalaro. O, alas 9 na, magdadasal na tayo. Dati, dasal-dasal lang. Ngayon, may devotion na. Minsan, ako na lang nagbibigay ng excuse. Pero minsan, pagka, alam mo yon, yung busy-busy ka, pagod ka, nakakatulugan mo, tatanungin pa nila, bakit wala ka kagabi? Oh, walang magdadasal. Pero dun ko ho nakikita na dati itong mga kasama ko, suicidal. Oh, araw-araw na lang gustong magpakamatay. Oh, pero eventually, I found and I realize that God is working in their life kasi mas nagiging maayos ang perspektibo nila at parati silang masaya. Ayaw mo ba yon para sa sarili mo? Na parati kang masaya? Ayaw mo ba yon na parati kang sigurado? Ha, balik ko natin daan. Next.
Alam mo yung last. At ito ang hindi pwedeng mawala. Yeah. Okay? Proverbs 14 verse 12. Proverbs 14 verse 12. There is a way. Ah, yan yung nabasa natin kanina, no? Kasi, bilang tao, marami tayong gustong gawin sa buhay natin. Unang-una, hindi naman tayo ginawa na Diyos na parang robot. We are rational beings. Gusto mong sayangin ang buhay mo? Go! Gusto mong, eto, I did it my way? Go! Gusto mo na ganito ang pagpopokusan mo? Go! Ganyan ang Panginoon. Kung ano ang gusto mo, suportahan kita. Pero, akala natin maganda. Akala natin maayos. Akala natin nakakatulong. Alam mo kung bakit yung iba ayaw mag-consult sa Panginoon? Kasi they already know what God wants. Ayaw lang nilang sumunod. Tama. Next verse. Proverbs 3:6. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Sige. Negotiate with God during a negotiation. Nabasa ko to, nakakatawa, no? It would be wise not to take anything personally. Kasi alam mo sa negotiation, no? Pagka ikaw ay nakikipag-usap to reach a certain conclusion, yung gusto mo parati, kung saan ka mas makikinabang. Tama? Tama. Mas gusto mo kung ano yung magbibigay ng mas maraming benepisyo sa'yo. Pero when you come to that point that you are negotiating with God, tatandaan mo, wala kang pwedeng ilagay dyan kasi lahat ng meron ka sa Kanya. Tama. Oo. Pagka negotiation with God, it's one-sided. Alam mo kung bakit? Magtatanong ka, ibibigay niya ang sagot, wala kang ibang option kundi sumunod. Oo. Tama. Sir, parang hindi naman patas. Bakit yung buhay mo, kanino galing? Yung mga oportunidad mo, kanino galing? May karapatan ba tayo pagka sinabi ng Panginoon, sige, kukunin ko muna yung isang paa mo. Kaya alam mo, si Joseph, hindi na... Nung pinakita sa kanya ng Panginoon, minsanan lang yung negotiation. Alam mo kung bakit? It's because he understood that his life and his calling belongs to God. Good. If you leave personalities out of it, kaya sabi ko nga eh, hindi mo makikita na nagpakita ang ating masasabi lang sa personality ni Joseph is tahimik siya. Pagka nabigyan ng pagkakataon, gagawin niya yung tama. Pero aside from that, wala talaga tayo. Alam mo kung bakit? It's because he understood na kahit ang kanyang emosyon, kailangan sa Panginoon lamang at sa Panginoon lamang nakatuon. Right. You will be able to see opportunities more objectively. Alam mo, nakikita ko na si Joseph, yan yung style ng tao na one time, big time. Alam mo kung bakit? Hindi mo siya makikitaan na nagkaroon siya ng maraming opportunities. Pero nung dumating, happily ever after. Sige ha, patapos na ho tayo. Sakto. Oh, it really hurts. Oh, natatawa kayo. Nagti-TikTok kasi kayo. Oh, may mga nakikita na akong mga nanay, no? Nagti-TikTok pa ganyan-ganyan din. Oh, it really hurts. Natutuwa si Gab. Eto ata, nagti-TikTok din tong si Gabi eh. Oh, it really hurts. Bakit masakit? God can only bring about change when we have come to the end of ourselves. Hindi ho ako naniniwala na si Joseph manhid. Nasasaktan din siya. Tao lang siya eh. Nahihirapan din siya. At kung ikaw ipinagkalulu ka ng sarili mong mga kamag-anak at sarili mong pamilya, masakit. Pero yung iisipin pa nila na patayin ka, ay wag na lang. Wala tayong pakinabang doon. O ibenta na lang natin. Masakit.
Pagbibintangan ka ng hindi mo ginawa kahit maayos ang pamumuhay mo, masakit pa rin. Ang kinalimutan ka, yan nga yung sabi ko sa inyo eh. Ano daw ang mas pinakamasakit sa namamatay? Yun daw ay yung nakakalimutan ka na ng mga tao. Pero kahit kinalimutan siya, kahit nga ng sarili niyang pamilya. Alam mo, lahat yon masakit. Pero alam mo, ang ginawa niya, isinantabi niya ang kanyang sarili at nakinig lang siya at sumunod sa kalooban ni God. The path towards growth, progress, development, and maturity is painful and rigorous. At pagka dumadating ho ang mga panahon na ito na nasasaktan tayo, dyan ho natin kinakailangan ng pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, no, yung believing things which are not seen, naniniwala ka sa mga bagay na hindi pa nangyayari at hindi pa dumarating. At alam mo, naniniwala ako, iniimaginin ko, si Joseph no, nakaupo doon sa kulungan, madilim, pero habang nandun siya sa kadiliman, napakaliwanag naman ng nakikita niya sa plano ng Diyos para sa buhay Amen. Niya. At doon mo makikita na kahit pala sa pinakamahirap na parte ng ating buhay, kahit gaano ka-imposible, alam mo, pwede pa rin pala yun ang maging pagkakataon para mas lumagablab at mas maging matibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Last, may nabasa ako, bakit daw kailangan ng pain? Ito ho sa mga doktor. Bakit daw essential ang pain para sa isang tao? We need the sensation of pain to let us know when our bodies need extra care. Kasi pagka ikaw, taong manhid ka, hindi mo alam na aabuso na pala yung katawan mo, marirealize mo na lang, patay ka na. Okay? Bakit essential yung pain? Nang sa ganun, makita natin na may problema pala. At pagka nakita natin na mayroon palang problema, dapat pagtuunan na natin ng pansin at bigyan na natin ng lunas. Alam mo, ganun din sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ganun din. Hindi ho parati matibay tayo. Tama? Right. Hindi parati tuloy-tuloy tayo. Dumadating talaga yung nanlalamig. At minsan, dahil sa mga kabigatan natin, hindi natin maiwasan na nasasaktan din pala tayo. Ako ho, hindi ako naniniwala na may taong malakas. Pero kung merong taong makapit sa Diyos, yan yung mga nakakasurvive. It is an important signal. When we sense pain, we pay attention to our bodies and can take steps to fix what hurts. Pain also may prevent us from injuring a body part even more. Alam nyo ho, sa paglilingkod natin, wag ho nating hayaan na parati tayong nagkakaroon ng struggle. At the first sign, kailangan na paghandaan na natin ito. Ano yung letter P? Ano ho yung letter P? Ponder. Pag-isipan muna natin. Yung letter L? Learn. Alamin muna, hindi yung learn by experience. Masakit! Pero yung learn the consequences, tutulong yan para hindi tayo ma-put at risk. Yung iba, gusto munang magkamali bago matuto. Pero alam mo, you can simply study God's word. At sabi nga nila, prevention is better than cure. Wag mo nang antayin na pumunta pa sa last stage at malala na bago mo bigyan ng lunas, mula pa lang, alagaan mo na, protektahan mo na, at i-preserve mo na sa pamamagitan ng ano? Nakikita mo na pagka ito ang ginawa mo, ito ang consequences. Right. Pagka ito, ito ang consequences. Abay, dito na ako sa maayos. Dama. Ano ho yung letter A? Adjust. Adapt.
Hindi ho natin maiiwasan na may mga unexpected. Kahit may plano ka, meron at merong darating. Pero alam mo ang maganda doon? Lagi kang handa. Dahil alam mo na ang Diyos ang siyang kapartner mo. Amen. Last but not the least, whatever your plans is, always, always negotiate with God. Let's all rise. Let's close our eyes. Lord, maraming salamat po ulit sa araw na inyong pinagkaloob na ito. We are so grateful po. Even ho sa aming mga viewers na nakikinig, nawa ho sa munting kwento about sa story ni Joseph, about sa mga bagay-bagay na aming napag-usapan sa aming mga kanya-kanyang nararanasan sa araw-araw. Makita ho namin na hindi pala option ang pinapakisapalaran namin ang aming kinabukasan dahil mula-mula pa lang, pwede na ho palang masecure ang aming future. At regardless ho, sa kahit anuman, ang pagdadaanan namin, ang kabigatan na darating sa buhay namin, kayang-kaya namin ito, hindi dahil sa pinagplanuhan namin ito, kundi dahil, Lord, ang plano mo para sa buhay namin ang aming sinusunod. Yes. Pastor. The altar is open. If the Lord had spoken to your heart and the Lord had specific things na pinadama sa iyo ngayong umaga, dito sa altar, kausapin niyo ang Panginoon. Una, matuto tayong pumunta at mag-surrender and end. Hindi na sarili. Ang daming principles, ang daming thoughts na we can treasured, mga kapatid ko. Opo. Kung minsan kinakailangan masaktan ka para paano mo i-handle ito. Naranasan ko yan sa ministry. Kailangan dumating ka sa punto that you will go to the end of yourself para ang Diyos lang talaga ang iyong puntahan. Minsan kinakailangan titingnan mo sa mga moves and decision mo. At tama yun. Ipa-ponder mo na kung anong outcome, kung anong consequences ang isasuffer mo. Kaya mahalaga na pag-isip mo pa lang ng mali, kaagad-agad umiiwas ka na. Kasi naintindihan mo ang maging outcome nito. Yun ang wisdom eh. Salamat sa Diyos na mayroon tayong salita niya na siyang nagpapakunawa sa atin. Ang sarap po manatili at makipag-negotiate lagi sa Diyos. Kasi maunawaan ka talaga ng Panginoon eh. Sabihin mo man lahat, maintindihan ka ni God. Mararamdaman mo na nandyan si God. If you dwell in the presence of God, you will always feel God. Kaya po, kahit anumang mangyayari sa ating buhay, kahit anumang mga sitwasyon, as we follow God's will, alam mo na nasa kalooban ka ng Diyos, sinusunod mo yung kanyang kalooban, kahit ano pang sitwasyon, you will be always living peacefully and enjoy it. You may cry, but you cry with tears of joy kasi you're so grateful.
The grace of God still there. Kaya tama yun na, talagang upuan mo eh. Upuan mo. Di ka para-karaka sa mga desisyon. Hindi. You'll always look at and make decision based upon the Word of God. Di talaga magkakamali pag doon mo ibabase. Maayos talaga ang buhay. Totoo yung sinasabi niya eh, nung kami nakaranas ng ganong katinding pagsubok dito. Madilim ang paligid. Feel that you are forsaken. Feel that you are alone. You feel all the injustices, ganyan. Pero yung sinihingi-hingi ko talaga sa Panginoon during the time, Lord, tapos ka na ba sa akin? Tapos ka na ba sa amin? Kung tapos ka na sa amin, kunin mo na lang kami. Pero kung hindi ka pa tapos sa amin, Panginoon, turuan mo kami. Turuan mo kami habang masakit, habang kami gumagapang, turuan mo kami. Na pag itindig mo kami, hindi na kami yung dati. Iba na kami. Natuto na kami. At mas maging kagamit-gamit kami kaysa dati. And God made it. Kaya, bahas, lahat ng mga nakaraan, we just put that away, aside. At tuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At lahat ng mga naranasan mong kapaitan sa nakaraan, dahil tama ang iyong pang-uugali, tama ang Espiritu, lumago ka sa pananampalataya, you can always look back and say, Lord, thank you for all the things that happened in the past. Thank you for the learning that we have experienced. And Lord, salamat po sa pag-ibig nyo. And all of those in the past are just, you know, a remembrance, but it is always appreciated. Natuto ka, ina-appreciate mo, dahil sa ngayon, lahat ng kapaitan na naranasan mo, pinalitan ng Diyos ng napakasarap na kinabukasan. At lagi kong sinasabi na kahit na ako'y matanda na sa paglilingkod, at nakikita ko na yung mga generation to come that will do the job. Ang dami ko pa rin pangarap, pero salamat. Nang mga pangarap ko sa mga nakaraan, dahan-dahang natupad. Because God made it possible. At ang kinabukasan ay napakaganda. Dahil nasa kalooban ka ng Diyos. Ang ganda, no? Enjoyin natin every bit ng paglilingkod natin. Datman nan tayo, babawian man tayo ng buhay, at least nakapaglingkod tayo ng masaya. Nakapaglingkod tayo na maayos sa harapan ng Diyos. Amang banal, dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensaheng inyong pinagkaloob. Tunay na ito ay nagturo sa amin ng maraming bagay na open times ay
hindi namin nare-realize. Ngayon, pinakita niyong kaano kaganda, kaano kasarap. Kaya Panginoon, nagiging lalo kaming maingat, lalo kaming naging masipag sa paglilingkod, nagiging maingat kami sa aming mga desisyon, at hindi kami karakaraka. At Panginoon, lagi kami nakikipag-usap sa inyo dahil ayaw naming magkamali, ayaw naming makasira, ayaw naming makadamay, ayaw naming, Panginoon, na ang mga tao na tumitingin sa amin ay mapariwara dahil sa aming kakulangan at sa aming kamalian. Lord, hindi kami perpekto, pero kaya niyo kaming tutulungan, i-guide, upang ang aming landasin ay patuloy matuwid sa inyong harapan. Patuloy namin kayong mapaglingkuran ng maayos at patuloy, Panginoon, na kami ay magiging pagpapala sa iba. Salamat po ngayong umaga sa aming mensahero. Dalangin namin na patuloy mong gamitin kami ng aming mga buhay at upang, Panginoon, maging laging tools for others to be inspired, for others to see. At Lord, maluwalhati kayo. Dalangin ko rin that as we express our thanks, our gratitudes, and even Lord, pinapanalangin namin pati pagkain, basbasan ninyo sa ikalalakas namin. Bless also our offering, our love gift, naming bibigay. At tunay po na kayo ay nag-bless sa amin spiritually. Hayaan nyo naman, Panginoon, na ma-express namin ang aming gratefulness sa inyong lingkod sa magitan po ng aming pagbibigay. Bless all the gifts, bless all the givers. In Jesus' name, amen and amen. Okay?